bakbak ka na. Simula kay Mon, sa akin, kay Rafi, kay Erwin, at meron pa akong pamangkin, si Patrick. Iisa lang ho, tagapagtanggol ng mga taong niyuyurahan. Simple lang ho. Doon sa mga partikular itong kengkoy na hinahamon ako ng suntukan. Excuse me. Oy, congressman, di mo ata tinatanggap pa yung hamon ko sa'yo. Yung hamon ko sa'yo, sabi, magpa-drug test muna tayo at pagkatapos ipa-polygraph test. Makinig ka. Ginagago mo yung mga tao, kala mo pati ako. Kung gusto mo talaga ng totoong labanan, tutuluan kita, elevator fight, confined space. Tingnan mo yung mga hand-trapping techniques, going to the elbow, pati mga elbows niya, the headlocking, yung mga tuhod at siko. Confined. Street fight does not have any rules para doon sa mga, ano ba yung sinasabing? Battle of YouTube. Diba? YouTuber, katarantaduhan, kalokohan lang yan eh. Yung mga battle of YouTuber, katarantaduhan, kalokohan lang para sa akin. Si Bitag mong sasalita. Ang sino man maghahamon sa akin, titingnan ko muna, hindi dahil natatakot ako, paiisipin ko muna sa kanyang kinakitib na bunbunan na wag ka maghahamon kasi hindi ako entertainer. Totoong mundong aking ginagalawan. May paglalagyan ka pag hinamon mo ako. May mga street fights, may mga stair fights, makitid na mga alley. Meron mga sinasabing elevator fights or confined space. Wala ka ng time humugot ng mga suntok. Diyan mo makikita kung ano yung mga dirty moves. Hindi yung masaring ka tapos magsusuntukan ka. Kiniloloko mo ako ah. Ngayon, lolokohin kita. Lolokohin kita dahil pinagluloko mo yung mga uto-utot, mga gagong kapareho mo doon sa pinagsasabong tayo. Ikaw at ako magtutuos hindi sa gusto mo. Gusto mo kung saan tayo magkita, sabi ko nga, magkakamayan tayo kapag hindi tayo ka mag-isnaban tayo. Kapag inumpisahan mo, tatapusin ko. Believe me. Magiging decente ako kasi baka sabihin, I'm now condoning, kami ho, we condemn violence in all form. Although, kung minsan nanghahamon ako sa mga taong pasiga-siga, hindi ko tinututuhanan, hindi ko pinapansin ang hamon mo dahil para sa mga loko-loko lang yan. Pa-drug test ka muna. Pa-polygraph test ka. Tapos usap tayo. But in the meantime, privately, no cam, bibigyan kita ng private lesson. Ipapadama ko sa iyo na para manliliit ka na para kang ewan sa ginagawa mo, entertain yung mga lukulukot, mga uto-uto na gusto lang magka-content sa kanilang kung ano man yan. Wag na wag ako. Nakangiti ka pa. Ngitian din kaya kita. Ngayon, busy ka sa iyong pagkakampanya. Marami na ako nasabi, I will do it step by step and I will give you. Sabi ko nga sa iyo, sa edad mo na yan, mabagal ka na eh. Mas bata-bata ka pa sa akin. Mabagal ang suntok mo. Babagal yung mga ugat mo. Matitigas yung mga muscle mo. Binti mo na hindi mo na halos magalaw. Para kang may kulangit sa singit na para kang may almorana sa wet box. Yung bang hahamunin mo ako? Hindi kita iniinsulto, but I'm only trying to tell you, anyway, you want fun, I will give you fun. Kasi baka kasi magkaroon tayo ng sinasabi nating ang ayoko lang dito. Oh, walang libel dito ah. Total ginagamit mong social media. Para sa akin lang naman, ako'y nagsasabi lang naman ng mga bagay na get to know me more. Kong, get to know me more. I don't think that you know me. Baka bugso ng damdamin, wala ka sa sarili mo, nanghahamon ka. Think. I give you something. I have a lot of dirty moves na hindi ko sasabihin.
But you know what? Nag-iisip na ako ngayon sa itag, I will make sure that lahat ng mga tao ko sa oras na gitgitan, they will survive in the actual situations, hindi for entertainment. Even kasi sa totoong labanan, walang ref. Wala magsasabi, walang top down. Merong akong sabihin sa iyo na ito'y matatawa ka, sayaw kamatayan, that's yaw yan. Isa ako sa mga first generation na hindi nila tinanggap nung araw yung yaw yan kasi extreme sport siya. So what happened way back in the 80s, we'd invited yung mga fighters sa Subic na mga Amerikano, puro knockout. Pagkatapos yung mga Thailand fighter, puro knockout. Itanong mo kay Dodong Zapata. Yung mauna yung aming teacher na si Nap Fernandez. Master Nap kung tawagin. So, yung sinasabi ko. Kaya magbabattle YouTuber ka, 51 years old ka ako. Hindi ko nasasabihin edad ko. Nakita ko lang yung moves mo. Ako na magtuturo sa'yo. Hindi kita tuturo ng cha-cha. Hindi kita tuturo ng disco, disco, da kwak 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 kwak. Hindi kita tuturuan noon. Tuturuan kita ng tama, rolling fist, tuturuan ng mat-mat. Ito naman, para naman magkaibigan tayo. Para sa susunod, hindi ka na maghahamon. Kasi paano pag tinatulan ka ng isang Venturo sa totoong sitwasyon? Hindi ko papakita sa mga YouTuber. Sabi na iba na bahagang buntot ni Venturo hindi pumatuloy. Kaya akala nyo. Gusto ko lang kasi maging decente kasi nawawala na yung issue sa taong binugbog ng pamilyang to. Anak niya tsaka siya. Yung iba gusto na kumita, sige hamunin mo. Ginagawa kami mga uto-uto. Ito naman sinadyang nililihis para makalimutan katarantaduhan ng anak niya si Kurt. Tandaan mo yung anak mo, ha, hindi pa nagre-resign. Ito nagsalita ang nanawagan yung Vice Governor ng Negros. Kahapon naglabas ng announcement si Vice Governor Edward Mike Macias. Anong sinasabi niya? Bagamat nagpahayag na raw sa publiko ng resignation, itong butangerong anak na si Kurt bilang board member ng Kalansang Guning, hindi pa ito nagpapasa ng formal na ito'y formal na liham na pagre-resign. Formal letter of resignation sa kanyang tanggapan. Kasi dapat doon. Ngayon, makipag-ugnayan kayong mag-ama, bitbitin mong anak mong butangerong wala namang binatbat tulad mo, congressman, si Kurt, bitbitin mo doon. Kasama yung official letter of resignation, kayo dyan sa media, mga huwag kayong maduduwag dito sa mga pamilya na ito eh. Hanapin nyo, nasaan yung formal letter of resignation itong anak? Kaya kayo mga loko-loko ng mga YouTube, ano to? Battle of YouTubers. Huwag nyo kaming pinagagago dahil totoong mundo to. May sira ulo pa nagsabing, iniilagay na sa korte. Lul! Saka pa. Katusan kita mamaya dyan eh. Excuse me? Nililihis yung issue, ano? Ito mo lang issue. Pag-resignin muna to, pagkatapos kasi wala pa raw natatanggap ang Vice Governor na liham. Kinumpirma ito alas 4 ng umaga sa amin ho. Pane, tinawagan namin. Kaya, bay, kasi pag siya hindi pa, ay magandang pumasok ng civil service dito. Eh, administratibo, pwede masampahan ng kaso. Eh, kriminal, meron na kaming hinanda. Ano hong dapat magawa? Para hindi na ho siya perpetual disqualification ang hinahabol. May abogado ho kami. Hindi basta mga abogado, tatapatan ho namin itong mga pamilya na to. Nakakala sila ang may mga Diyos-Diyosan kayo dyan sa Negros Oriental. Nagsasalita na kami. Ako. Kami mga mag-utol. Yung iba tahimik lang. Pero tulad ng isang utol ko na si... Matatawa ka rito kung anong sinabi ng sinulat ng utol ko. Meron ba tayo dyan? Andyan? Give me a signal. Wala. Basahin nyo na lang yung column ni Montulfo sa Philippine Star. Eh, matatawa ho kayo eh. Pag ang tao limitado, ano man yung kanyang limitadong
bagay, kinocompensate niya sa mga bagay na kuminsan para mapagtakpan ang kanyang limitasyon. At yung kanyang limitasyon, maaring sa utak, psychology ito, no? Dinadaan niya sa mga, mayroon kaming tanke de guerra, mayroon kaming bulletproof, mayroon kaming mga security, mayroon kaming mga bla 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 bla. Kinoloko niyo, lokohin yung lelo niyong panot. Marami kaming mga ganito gagawa ng masama. Eh, gawin niyo sa Manila yan. Dito nga, sige nga. Sa Negros, natatakot kasi kayo eh. Tapos, pinupuri niyo pa yung taong, ay, sos, Mariosep kayo. Yan ba ibobota ninyo? Maayos nga kayo. Ginagalit ko kayo eh. Para magalit kayo. Ang issue, resignation ito, wala pa. Ang issue, yung tatay, hinahamon ako, pinagtatawanan ko dahil gusto kong turuan tungkol ako. Tuturuan kita ng totoo. Matututo ka sa akin pero mag-iiwan ako ng alaala sa iyo dahil marumi ang martial arts ko. Give me 2-3 minutes to give you a demo. Meron akong hinanda sa iyo. Elevator fights, stair fights, yung mga maliliit na parang practical para sa iyo. At saka sa mga alley, limitado, or nakaupo ka, sinugod ka sa mesa, ay, ibang klase ito. Hindi ito mainstream, extreme and deadly that lead to a fatal outcome. Because that's what you call the right to self-preservation.